ready for this? Then let's do it. Thank you.
ladies and gentlemen, they are not my friends, they are my brothers in the industry. The Maneuvers! Of the voice that
darkness and the light. Sun and moon to watch the day and guard the night. Hand that stretched the heavens like a canopy. Reaches down to cover and watch over me. You're my creator king. Kumbaga, masasabi natin na ang araw nito ay isang mapaghimalang araw sapagkat binigyan na naman ng Panginoon sa atin ang bagay na to. At malalaman natin na ang araw na ito ay binigay ng Diyos upang tayo ay magpuri. Sana po, magbigay po tayo ng oras sa Panginoon sapagkat hindi naman po tayo magkakaroon ng panibagong oras sa araw na ito, kundi dahil po sa Diyos na talaga namang nagbigay ng kalakasan sa lahat ng ginagawa natin. Marapat po lamang na siya ibigyan ng papuri sapagkat ang Diyos ay Diyos ng, alam po niyo yun, Diyos ng pagkakatawad. Pasensya na kayo ha, kasi biglang may pumasok eh. Akala ko walang tao kanina. Anyway, doon po nga sa mga bago nga naka-online ngayon, masasabi po natin na ito pong Word of God Facebook Live ay ang layunin po nito ay maipahayag po ang mabuting balita araw-araw. Kasi po bilang pong tao, tayo po ay binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. Hindi naman po pwedeng laging katawan ng lupa na lang yung ating pinapakain. Eh, paano naman po yung ating espiritu at kaluluwa? Eh, ang ating pong katawang lupa ay may expiration. Pero syempre, pagdating po ng Judgment Day, alam po naman natin na tayo haharap sa Panginoon. Tayo po ay masasabi natin na magbibigay sulit sa Panginoon. Amen po. So, malapit lamang na bigyan natin ng oras ang Diyos. Kasi nga, mula umaga hanggang ngayon, pare-pareho tayong may kapagurang pisikal. Pare-pareho tayong ang tawag dito. Maraming inisip, maraming ginawa sa buong maghapon. So, yung pakikinig na salita ng Panginoon, parang way na lang natin yun na masasabi natin na magkaroon tayo ng kapahingahan kasama ang Diyos. Amen po. Kasi, ang katawang lupa naman talaga napapagod talaga yan, nagkakasakit. Pero yung ating espiritu, sabi nga nila, meron tayong tinatawag na fighting spirit. Na kahit na pagod yung physical natin katawan, kapag tayo talaga nga nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, parang yung Diyos na nagbibigay sa atin ng
Yung ba, alam mo yon, yung mawala yung pagod natin, lalo na kapag nakaka-relate tayo ng salita ng Panginoon. So, siya nga po pala sa mga bagong Facebook friends ko po na ngayon lang na nakarinig ng ganitong Word of God Facebook Live. Sana po, sabi nga po sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lang daw po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At sinabi din po sa Joshua chapter 1 verse 8 na dapat daw po na basahin natin ang Biblia araw-araw at saka pagnilayan po natin to. Kaya lang, di ba? Kumbaga, maraming tao ngayon na hindi nagkakaroon ng panahon upang magbasa ng Biblia at magnilay. Kasi nga, sa dami din ang ginagawa ng tao, nakakalimutan niya na may Diyos na dapat ang inuuna sa lahat. Kasi nga, ang bawat araw na tinuturing natin sa mapaghimalang araw. Talagang hinihintay na lang naman talaga natin ngayon ay muli pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Amen po. So, kung pinapakain ng katawan ng umaga, ano yung agahan, tanghalian, hapunan, eh kailangan din po yung espiritu. Sapagkat yun po ang ating yung espiritu natin, ano na ba, kamusta na ba, malusog ba, may kaugnayan ba sa Diyos, o baka naman na nagkakasakit na, o baka naghihingalo na dahil sa dami ng ating nagagawang kasalanan araw-araw. Amen po. Ang pakikinig naman po ng salita ng Panginoon ay hindi lang naman po pagkalinggo eh. Kumbaga, masasabi po natin na araw-araw po tayo nagkakasala. So, kinakailangan po, araw-araw tayo makinig ng salita ng Panginoon para na-aware po tayo na hindi po lahat ng nakikita natin ngayon na sa nangyayari sa mundo, tama po dahil accepted ng society. Itanong po natin na kung accepted sa society, sinasabi nga nilang socially acceptable, acceptable ba sa paningin ng Diyos? Kaya dapat nating malaman kung ano yung nakalulugod sa Panginoon. Yung mga bawat ginagawa natin, nakakalugod ba ito sa Panginoon? Nabibigyan ba natin siya ng papuri? Amen po? So, ngayong araw po ay September 27, 2019. At ang ating pong pagnilayang sa mabuting balita, ngayong araw po ngayto ay magagaling po siya sa Lucas. Kumbaga, pag nasa simbahan po tayo, di ba sinasabi po, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. At ito po ay magmumula sa, papakita ko po sa inyo ha. Okay, chapter 9, chapter 9 verse 18 to 20. Okay, ito po yun. Walang nadala yung lalagyan natin ng green kasi para ng highlighter para makita niyo. Ngayon po, pagka binabasa po natin yung Bible, ang Diyos po ang nakikipag-ugnayan sa atin o nagsasalita. Kapag tayo naman po ay nagdadasal, tayo naman po ay nakikipag-usap sa Diyos. Pero marapat lang po, dapat araw-araw nakikipag-komunikasyon po tayo sa Panginoon. Eh kung yung chat, yung ating po nga mga cellphone yung text, yung chat, araw-araw po natin ginagamit eh. Hindi yata lumalagpas ang araw na hindi natin nagagamit yung cellphone natin, di po ba? Bakit pagdating sa pakikipag-communication sa Panginoon, di po natin gawin yun eh. Siya po yung pinakamasarap kausap. At saka sa kanya masarap makinig ng kanyang mabuting balita. Amen po. So, ito po yung mabuting balita ngayong araw na po na ito. Mula po siya sa San Lucas. At ito po ay under ng ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. So, ito po yan. Naka-green. Natin na. Ito po yung pagkain ng ating espiritu. Taray po yung ating mga nagagawang kasalanan. Alam po natin yung katapat na utos at alam po natin kung ano yung gagawin natin para makaiwas po tayo sa pagkakasala. So, isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon? Ayon sa mga tao, sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una.
Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, pinupuri ka namin, Panginoon. So, makikita po natin na tinanong ng Panginoong Hesukristo kung sino siya sa kanyang mga alagad. Amen po. Sa panahon po natin ngayon, gaano po ba natin kakilala ang ating Panginoong Hesukristo? Kilala na po ba natin siya o kumbaga naririnig na natin yung pangalan niya? Kumbaga sa limbawa, sa tao, ang asawa mo, gaano mo na siya kakilala, ang mga anak mo, ang kaibigan mo, ang kapitbahay mo. O ipunta na lang tayo doon sa asawa mo. Ilang taon na ba kayo nagsasama? Dekado na ba? 10 years, 20 years, 50 years? So gaano mo na siya kakilala? Kilala mo na ba talaga? O baka meron pa siyang itinatago sa'yo na nililihan niya na parang hindi mo pa talaga makita yung talagang totoo pa niyang pagkatao. Amen? O kaya sabihin natin, ikaw sa sarili mo, gaano mo nakakakilala yung sarili mo? Sarili mo na lang ha? Siyempre, alam mo na yung mga gusto mo, yung mga ayaw mo, yung kahinaan mo, kalakasan mo. So, tinanong mo na ba minsan sa sarili mo, gaano ko na nga ba kakilala yung sarili ko? So, kung minsan, sasabihin natin sa sarili natin na, gaano ko na ba kakilala yung sarili ko, yung partner ko sa buhay, yung asawa ko, yung mga anak ko. Yung bang pagka, minsan body language lang nila, alam mo na kung galit sila, alam mo kung masaya sila, alam mo yung mga kapagpapasaya nila, minsan yung mga paborito nilang ulam, ganyan-ganyan. Amen. Pero iba ang Diyos, iba ang Panginoong Hesukristo. Dapat kilala natin siya. So bilang mananampalataya, hindi natin dapat inalis sa buhay natin kung sino ba ang Panginoong Hesukristo. Sino ba siya sa buhay natin? Ano bang silbi ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo sa atin? O baka naman kilala lang natin at tinatawag lang natin ang Panginoon kapag tayo ay may problema. Amen? O baka naman kilala lang natin ang Panginoon kapag meron tayong mga hihingin. Eh, hindi po dapat ganun ang pagkakilala natin sa Panginoon. Sapagkat itong Panginoong Hesukristo nito, hindi ito basta isang ordinaryong tao na dapat mo lamang na masasabi natin na yung parang tao na, o sige, kilala kita, ikaw si ganito, ikaw sa ganyan. O, hindi po ganun. Si ang Panginoong Hesus, more than pa sa pagkakaalam natin na kapag kapag ito, kamukha niya, malapit na Pasko, na pinagdiriwang natin yung pagpaalala ng pagsilang ng Panginoong Hesukristo, na siya ay anak ni na Maria at Jose, na ipinaglihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na siya ay nagkatawang tao, nangaral, nagpagaling, nagka-assault ng mga demons, nagbuhay na bumuhay ng mga patay, hanggang sa dumating na nga po yung time na siya ay pinahirapan, nalipusta, pinako sa krus, namatay, nilibing at muling buhay. Amen? So yung mga ganong pagkakakilala natin kay Kristo, alam natin na kahit pa paano, kahit na hindi tayo nagbabasa minsan ng Biblia, pagkamahal na araw, nakikita natin yung napapanood natin eh. Pero ang gusto ng Panginoon, kapag tinanong ka niya, sino ako sa'yo? Kailangan meron tayong malalim na sagot. Yung sagot na hindi yung parang information lang na nakuha mo sa eskwelahan o nakuha mo sa TV. Ang gusto ng Panginoon, yung ipapakilala mo siya o sasagutin mo na kung sino siya, yung mula sa puso mo. Amen? Yung mula sa puso mo, ang pagsagot mo kung sino si Jesus. Kailangan kasi maranasan mo ang kung sino si Jesus eh. Madidescribe mo kasi at masasabi mo, may pagmamalaki mo ang Panginoong Hesus kapag siya ay naranasan mo na. Kasi kapag hindi mo siya naranasan, mababaw na babaw lang ang iyong pagkakakilala sa Kanya. Amen? Ibig sabihin ng maranasan, makasama mo siya. Parang kasama mo, nung nililigawan ka pa lang, naku naman, di ba? Lahat yata ng magagandang ugali, pinakita. Pero nung nakasama mo na sa isang bubong, ayun na, nagkakakitaan na ng mga nasasamang ugali, ng mga hindi gusto. Ganon din ang Panginoong Hesukristo. Hindi mo po siya pwedeng makilala sa mga puro information lang na parang biodata na what is your name, where do you live, hindi. Kailangan makasama natin ang Panginoong Hesukristo araw-araw. Maranasan natin ang kanyang pag-ibig,
ang kanyang pagpapatawad. Amen? Kung sino talaga siya. At kapag nakakasama natin siya, na-experience niya sa, natin siya, malalaman natin na iba pala. Iba pala ang Panginoong Jesus na to. Naririnig ko lang na, noong nagpagaling, na ganito, ganyan, na anak ng Diyos. Iba pala siya kapag nakipagrelasyon ka sa Panginoon. Kasi makikilala mo talaga ang Panginoon kapag nakipagrelasyon ka. Amen po. Never mong makikilala ng totoo ang Panginoong Hesukristo na galing sa puso mo kung hindi ka may relasyon. At paano ba nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Una-una, aminin natin na tayo'y makasalanan. Sa harap ng Diyos. Sa harap ng Panginoong Hesukristo. Kasi mahirap makilala ang Panginoon kung mas mayabang pa tayo sa Diyos. Amen? Alam naman natin tayo mga tao, mayayabang talaga tayo eh. Mapagmataas tayo. Minsan nga dinadaig pa natin ang Diyos eh. Kung makahusga tayo sa kapwa natin, wagas. Hindi nga tayo makapagbigay ng pagpapatawad eh. Kasi matigas yung puso natin. Pero ang Panginoon, andyan. Kapag ka nanalangin ka, pinapatawad tayo at binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Husga, hindi pa naman tayo nuhusgahan ng Panginoon ngayon na. Di ba ang sabi, paghuhusga kapag judgment day na, ay napupuhay tayo araw-araw sa habag at pag-ibig ng Diyos eh. Kung tutusin, isang kisap mata lang niya, ay ano ko naman, hindi po ba? Amen po? Anyway, so yun po ang unang tanong sa atin ng Panginoon. Sino siya sa buhay mo ngayon? Amen? So bago po tayo magpatuloy, magkaroon po tayo ng opening prayer. Kailangan po natin maglinis ang ating mga puso sapagkat sa mga nakalipas na oras, eh talaga na mga sasabi natin na ikasala tayo, sinadyaman na hindi. Sa ngala ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo, Amen. Amang nasa langit, marami pong salamat sa araw na ito. Bagamat buong maghapon ay naging busy at pagod kami, salamat binigyan mo po kami ng pagkakataon makarinig ng salita upang maging pagkain ng aming spirito na gutom na gutom sa iyong mga salita na kaya patuloy pa rin kami nagkakasala dahil hindi kami nakakarinig ng salita at hindi namin to tinutupad o sinasabuhay. Patawarin mo po ako sa aking mga papukulang Panginoon at gayon din po kayong mga nakikinig. Umingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng kababaang loob. Wala po tayo may pagmamalakas sa Kanya sapagkat lahat ay nagmula sa Diyos. Amen po. Lord, gamitin mo ako bilang instrumento mo sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Bigyan mo po ako ng karunungan. Naway ang aking maihayag na iyong mensahe mula sa aking puso. At kayo din po sa mga nakikinig, bigyan niyo po sila lahat ng kababaang loob. Natanggapin ko ano yung according to your will. Hindi yung gusto namin. Kasi po kung susundin lang namin palagi yung gusto namin, alam namin kami badalas na nagkakamali at napupunta sa kasalanan. Come Holy Spirit, manahan ka sa aming pagkatao upang nang sa ganun, malaya namin maunawaan ang iyong mensahe. Lord, maraming pong salamat. Patuloy kang pumilos pa sa mga susunod na oras. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sapat mo ba'y ng banal na Espiritu? Amen. Para ng Diyos ang matang Espiritu sa Amen. Amen. So, ayun nga po. Kasi po ang mabuting balita, tinatanong po sa atin, na sino si Jesus sa ating buhay. Kasi naitanong man niya sa mga alagad niya. Amen po. At si Pedro, ang nakapagsabi na kayo po ay sabi sa mabuting balita, kayo po ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Kaya nga po, kamukha ng sinabi ko, kung mababaw lang po ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesus, mababaw din po ang ating pananampalataya, ang pagsunod. Amen po. Pero kailangan talaga ng malalim. Kung naranasan mo na sa buhay mo yung umibig ng sobra-sobra, yung talagang gagawin mo lahat dun sa tao para mahalin ka din, higit pa doon ang ina-expect ng Diyos sa atin, kapag ka tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi, ang pakikipagrelasyon sa Panginoon, hindi ka lugi eh. Kasi ang tao, sasaktan ka eh. Ang tao, pwede kang lokohin. Amen po? Pwede kang pagtaksilan.
Pero iba ang Diyos kapag nakilala mo siya ng gusto, hindi kanya pagtataksilan. Talagang bibigyan kanya ng buong buo. At hindi lang yun. Ibibigay niya sa iyo yung talagang buhay na ganap at kasiyasiya. Samantalang ang Diablo, ayun, yun. Yung Diablo, yeah. Diyan tayo maraming relasyon. Mas kilala pa natin minsan ang Diablo kesa sa Diyos eh. Sa araw-araw ng mga ginagawa nating kasalanan, nakikilala natin yung mga gawa ng Diablo. Pero ginagawa pa rin natin, kamukha halimbawa ng mga pagiging magagalitin, pagtatanim ng galit sa kapwa, pangangalo niya, pagsisinungaling, pagnanakaw. Amen po? Yun, alam na alam ng tao lahat yun. Pero yung sasabihin natin na, oh, kamusta na ang relasyon, di ba minsan sinasabi eh, oh, kamusta na ang relasyon mo sa boyfriend mo, sa asawa mo? Eh tayo, kamusta na ang relasyon natin sa Panginoon? Kasi once na talaga nakaroon ka ng seryosong relasyon sa Panginoon at nakilala mo siya ng gusto, hindi mo na siya dapat iniiwan. Hindi mo na siya dapat sinasaktan. Amen? Mga bagay na nangyari sa buhay natin, mga pagsubok na napagtagumpayan natin, nakasama ang Panginoon, eh yun lang eh, masasabi natin na iba pala kapag kilala mo ang Panginoon. Kasi pag kilala mo talaga ang Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. Na kahit nasa panahon ka ng pagsubok sa buhay mo, magtitiwala ka sa Panginoon na hindi Kanya iiwan. Na kapag may pagsubok, imbis na nakafocus ka lang sa problema mo, na pag lumaki ng lumaki, eh may yun ang magiging Diyos mo. O doon ka na makikipagrelasyon. Amen? Kung yung masama mo galing, magagalitin ka, eh yun na nga, lalaki na yung pagiging magagalitin mo, o doon ka na nakipagrelasyon. May relasyon na kayo nung galit, hindi mo na siya mahiwalayan. Amen? Kung ikaw eh, may relasyon sa mga bisyo mo, yung kilala mo yung bisyo mo, eh, hindi mo na siya maiwanan. Kung sigarilyo man yan, alak, sugal, hindi na. Yung kinikilala mo araw-araw eh, na kailangan mo sa buhay mo, kaya ka masaya eh. Amen po? Ang dami dito bagay sa mundo, tao, pangyayari, na kinikilala natin. Dahil yun ang nakakapagpasaya sa atin, yun ang nakapagbibigay ng pasiyahan sa atin kapag nalulungkot tayo, kapag may problema tayo. Mas marami pa tayong kilala dito sa mundo na masasabi natin na kapag kasama natin, kapag ginagawa natin kahit kasalanan, masaya tayo. Kasi, kumbaga sabi niya, pag kilala mo na, kabisadong-kabisado mo na. So, kung yung kasalanan mo, yung kabisadong-kabisado mo na, alam mo na kung paano sa tago, alam mo na kung paano, hindi po ba? Pero ang gusto ng Panginoon, paano tayo papasok sa buhay na walang hanggan? Kung hindi natin kilala, yung sasalubong sa atin doon. Amen? Kasi hindi naman lahat ang tumatawag ng Panginoon eh, papasok sa kaharian ng Ama sa Langit. Kundi yung yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat yung pagkakilala natin sa Panginoon, yung talagang experience, hindi yung parang biodata lang na pag tinanong ko sino si Jesus, o ganito, ganyan, sino tatay, nanay, ganun. Hindi, kailangan meron kang na-experience sa Panginoon. Araw-araw dapat meron tayong experience sa Panginoon. Para araw-araw, lumalalim ng lumalalim, yung ating pagkakakilala sa Kanya. Na kapag may pagsukas, since kung kilala mo ng Panginoon, edi pagdating ng pagsubok, hindi ka na nag-worry. Na kapagdating ng pagsubok, lagi mong hinahanap yung positibo. Na halimbawa, may sakit ka. Masakit yung ulo mo. Nahihilo ka. May trangkaso ka. O sabihin natin, meron kang halimbawa nga sakit sa atay. Hindi ka magkoconcentrate kung ano yung meron kang diferensya. Sasabihin mo, anyway, Lord, alam ko naman na ganitong kalagayan ko na may sakit ako. Pero salamat, Lord, nakakakita pa ako. Sige, Lord, meron akong diabetes, meron akong sakit sa puso. Pero, Lord, salamat, nakakalakad pa ako. Salamat. Di po ba? Kasi kung bawat problema na dumadating sa atin, at hindi natin kilala ang Panginoon, mawawalan talaga tayo agad ng pag-asa eh. Pero pag kilala natin, Panginoon, may relasyon tayong malalim sa Kanya, ayun ang mangyayari. Lagi tayo nagpapasalamat kahit na sa pagkakataon na may problema tayo. Kasi kilala natin ang Diyos na hindi niya tayo iwanan, hindi na tayo niya tayo pababayaan. E tayo lang naman lagi nagpapabaya sa Panginoon eh.
Amen. Kasi magpapakilala. Kaya nga minsan sa may mga pagsubok, kasi dyan natin nakikilala ang Panginoon. Di po ba, yung madalas natin makinig, na marinig, na yung mga taong na nagbalik loob, nating makasalanan, na nagbalik loob sa Panginoon, kasi sinabi nila na, ay, nakilala ko yung Panginoon sa pagsubok na ito. Kasi kung di dumating yung pagsubok na yun, baka hanggang ngayon, makasalanan pa rin tayo, hindi pa rin tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya pag may dumadating sa ating pagsubok, huwag tayong matakot, kasi minsan yun ang way ni Lord para magpakilala sa atin. Amen? So sana, ang mensahe ng mabuting balita, dapat kilala natin ang Diyos from our heart, sa ating puso, hindi yung kung ano information na pumapasok sa ating utak o naririnig natin tungkol sa Kanya. Wala nang pinakamasarap na paraan para makilala ang Diyos sa pamamagitan ng experience natin sa Kanya sa araw-araw. Amen? So, the more na makikilala natin ang Panginoon, dapat the more na nakipag-communicate tayo sa Kanya. Nagpipray tayo, nagpapasalamat, nakikinig sa Kanya mga salita. Tapos, pag dumadating na yung mga tukso, alam na natin kung paano natin iiwasan. Kasi kilala na natin ang Diyos eh. Sabi nga, di po ba na I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Hindi naman natin kaya mag-isa yan eh. Meron tayong pinaghuhugutan ng lakas. At ang pinakamasarap na sabihin sa Panginoon, Lord, I trust you. Pinagkakatiwalaan kita. Kasi ganyan kita kakilala. Binigay mo nga yung sarili mong buhay eh. Amen? Binigay ng Panginoon Jesus Christ ang kanyang buhay para ipakita sa atin na kung gaano niya tayo kamahal. Hindi pa ba tayo magtitiwala? Hindi pa ba natin siya kikilalaning mabuti? Amen po? So, sana kung napakababaw pa ng pagkakilala natin ngayon sa Panginoon, laliman pa natin to. Sa pamamagitan ng ano, kapag tayo sumusunod na lagi sa utos ng Diyos, yun na, lumalalim na yung ating pagkakilala sa Kanya. Dati, gusto ko tong vision na to, binitiwan ko para sa Panginoon. O, di ibig sabihin, unti-unti, nakikilala mo na, na yung mga inuutos niya, meron pala mga magagandang benepisyo yun sa atin. Amen? Na dahil nakilala mo ng Panginoon, anong mangyayari? Kapag nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, matututo ka na i-share sa iba. Matututo ka ng maisa buhay. Nakikita na sa buhay mo ang Panginoon. Amen? Sasabihin pa sa'yo ng kapwa mo, ay, nagbago dati yan, yun, nabungangira niya na, dati nananakit niya ng anak, pero ngayon nagbago na, kasi nakilala na niya ang Panginoon. Kaya hanggat meron pa rin tayong ginagawang kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan, meron pa tayong hindi alam sa Diyos. Amen? May mga bisyo tayo na hindi natin mabitawan, kasi nagda-doubt tayo, baka pag binitawan natin ito, malaki ang mawala sa buhay natin. Ang pinakahamalaga sa buhay ng tao, huwag nating iwanan o bitiwan ang Diyos. Lagi natin siyang kilalanin. Sapagkat siya ang totoong nagmamahal sa atin. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus Kristo, ang totoong nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po. So sana po, kilalanin na natin ang Panginoon araw-araw sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita, pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Amen? Sabi nga, kung gusto nating maging alagad ng Panginoon, kalimutan natin ang ating sarili at sumunod sa Kanya. Amen po? So, yun po yung mabuting balita. Yun po yung pinaka-part 1 natin. At ang part 2 naman po natin yung Bible study. Kung saan sinasabi ko nga po, na araw-araw, from cover to cover po, na pag-aaral natin ang Bible. Pag MWF po, Old Testament, pag PTHS ay New Testament. So, ngayon po ay Friday. So, magpapatuloy po tayo sa Old Testament. Kung baga masasabi natin, yun nga, isa pa yun. No? So, may connection yung mabuting balita sa Bible study natin. So, mas makikilala pa rin natin ang Panginoon bukod sa pag-experience sa Kanya. Siyempre, sa Biblia, dapat alam natin kung ano yung mga nakasulat sa Biblia. Ang hirap naman pumasok sa langit na masasalubong mo si Moises o si Abraham, di mo kilala. Kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Pero dahil nga napakabuti ng Panginoon, kinabit na niya Facebook Live, para nang sa ganun, makarinig tayo ng mabuting balita mula sa Kanya. At syempre, ayaw ng Diablo na nakakarinig tayo ng Word of God.
Ayaw na niya kasi alam niya tayo ay online sa Panginoon. Amen po. Pero kailangan natin makarinig kasi yung espiritu natin, kailangan natin to. Dahil laganap na ang kasamaan talaga sa mundo, sobra-sobra na yung kasamaan. Talaga yung kasamaan, ginagawang mabuti na ngayon, nagiging proud pa ang mga tao, no? At yung mabuti, hindi na sinusunod ng tao. Gusto yung sinusunod ngayon ng tao, eh, kung ano lang yung gusto niya. Amen po. So, sabi ko nga po, ngayong Bible study po natin, araw-araw po to, at ngayon po ay nasa Genesis tayo. So, sa Genesis po, dito na po tayo sa Genesis chapter 9, verses 18 to 28. Under po siya ng si Noe at ang kanyang mga anak. Babasahin ko na lang po ah. Ito ang mga anak ni Noe na nakasama niya sa daong. Sina Sem, si Japheth at si Cam, na ama ni Canaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Kasi di ba ginunaw nga po yung ano, nung daigdig nung araw kasi napakasama po ng tao. How much more pa kaya ngayon? Hindi lang sobrang sama ang tao. Unlimited na ang kasamaan ng mga tao ngayon. Si Noe ang isang magsasaka at siya kauna-unahang nagtanim ng ubas. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad. Sa gayong ayos, nakita siya ni Cam at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Sem at Japheth ng balabal. Iniladlad sa likuran nila at pagkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. At tinakpan ang katawan ng ama nila. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang matauhan si Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw, Canaan, ngayon ay susumpain sa iyong kapatid ay pagpaalipin." Sinabi pa rin niya, "Purihin si Yahweh ang Diyos ni Sem. Ito'y si Canaan maglilingkod kay Sem." Ang buhay naman ni Japheth ay uunlad at darami ang kanyang mga anak. Sa lahi ni Sem, sila'y mapipisan at paglilingkuran din nitong si Canaan. Si Noah ay nabuhay ng 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya't inabot niya ang 950 taon bago siya mamatay. So, yun po yun. Kumbaga, chapter by chapter tayo, pero iano po natin yung dandahan-dahanin natin. Hanggang sa, sabi ko nga po, ang Word of God Facebook, kahit araw-araw, so kung lolobi naman ng Panginoon na matapos sa isang taon, siguro naman po kahit paano, matatapos natin yung Bible. Di po ba? Di at least, lumilipas yung araw, eh, natin, kahit tayo nagbabasa ng Bible araw-araw, eto po, sabi nga, libre na, hindi ka nalalabas ng bahay, kung ano man yung ginagawa mo, nasa sa atin na lang po yun, di ba? Kamukha ano pong binasa natin, baka sa mga first timer, ngayon lang nila narinig na si Noe pala, eh, may anak na tatlo. Sino yun, di po ba? Yung mga ganun po bang kaalaman na dapat nating malagay sa isip natin na sa Bible pala, may mga biblical character na dapat nating makilala. Upang sa ganun, kung ano man yung kanilang mga mabuting ginawa o pananampalataya sa Diyos, kailangan maano natin yun, di po ba, magaya. Amen po. At alam naman po natin na itong si Noe o si Noah ay talagang napakalalim ng kanyang pagsunod sa Diyos. Ito nga po yung sinasabi nga magandang halimbawa na kilalang kilala niya ang Diyos. Amen. Kilalang kilala niya. Biro mo, nung sinabi ng Diyos na gumawa ka ng malaking-malaking daong. Kasi yun ang gagamitin, no? Para sila yung maligtas kasi nga pababahain. Pero nakita mo naman si Noe, pag sinabi ni ng Diyos na, oh, ganito ka lapad, ganito ka taas, talagang sinusunod niya. Sana ganun din po tayong tao. Kapag sinabi ng Diyos na, oops, mali mo yung kaaway mo, oo na lang, tipo ba? Pag sinabi ng Diyos, oh, magsimba ka tuwing Linggo, opo na lang. Kasi instruction ni God yun eh, instruction sa atin eh. Pero nangyayari, nagbibigay na nga ng instruction si God para hindi tayo mapahamak, para hindi tayo magkasala, pero tayo pa rin yung nangangatwiran. Kasi hindi tayo komportable dun sa kanyang utos. Eh, ang utos naman po ng Diyos, dapat kapag narinig po natin, huwag po tayo masasaktan. Kasi gusto lang naman tayo ni Lord na ayusin eh. Amen? Kasi binigay na niya yung kanyang buktong na anak. Namatay na at muling nabuhay. O, lahat na nga ginawa ng Diyos eh. Ano pa ba? Itong buhay na walang hanggan, ino-offer sa atin ni Lord.
Pero hanggang ngayon, hindi natin pinagbibigyan ng pinagtutunan ng pansin. Ano ba gusto natin? Insurance life? O life insurance? O eternal insurance? May lahat naman ng bagay dito. Iwanan natin. Sana araw-araw pinaghahandaan po natin ang para sa Panginoon. Amen? At nakita po naman natin na si Noe ay kanyang mga anak. Di ba tayo, kamukha natin, mga magulang, may mga anak tayo. Dapat tayo po yung maging magandang halimbawa. Amen? Sa ating mga anak, parang nasa ganun. Sabi nga nila, kaya siguro napakaraming kasalanan ang nangyayari sa napapanood natin sa TV. Kasi lahat naman po yun, minsan nagsisimula sa tahanan eh. Amen? Kung paano pinalaki ng mga magulang, kung anong kinalakihan, tapos lalabas, makikita na sa environment, magbubukas ng TV, media. Amen po. Kung ang mga magulang pa lang, the very first place, ay talaga namang maka-Diyos, at pinalaki nila ang kanilang mga anak sa takot sa Panginoon, eh, syempre, di po ba, napakaganda nun na bawat tahanan, kung ganun, lagi si God ang center. Amen po. Na itong mga anak ni Noah, ito yung dapat magsimula ng panibagong tao na mabubuting tao, kasi na yung ginunaw nga yung mundo eh, dahil sa sobrang sama na eh. Pero anong nangyari? Wala pa rin. Hanggang sa panahon na ito, dabali, wala. Yung paggawa ni Noah ng malaking arko para mag-save, masave ang tao. Yung mga nakasakay doon para magpagsimula na naman na magkaroon ng kabutihan. So, naulit lang din ang istorya na naging masama na naman tayong mga tao. Amen po. So, ano kayang magagawa natin? Parang nang sa ganun eh, itong kasamaan ngayon ng mundo, eh, hindi na tayo patuloy na mahawa. Sabi ko nga eh, magbukas ka lang TV eh, puro bad news minsan na maririnig mo, no? Kahit balita na mismo eh, pagbukas mo, pinatay. Sinaksak, chinapchat, niyakawan. Oh, nagtaas na naman ng mga bilihin. Amen po. Pero kapag ang buting balita ang pinapakinggan natin, eh, puro pag-asa ang binibigay sa atin ng Diyos. Pangangaral. Ang kanyang mga salita ay mapagmahal. Amen po. Pero yun nga eh, kahit tayo maraming mga tao na ayaw na talagang magkaroon ng time kapag ka pinag-uusapan na ang salita ng Panginoon. Ayun nga po yung sinasabi na paano natin makikilala ang Diyos kung sa pakikinig pa lang, wala na po tayong oras. Amen. So sana po kamukha po ni Noe at kanyang mga anak na nagsikap sila na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero syempre, dumating pa rin yung time na sabi nga nila, minsan sa mga anak, meron yung hindi, meron mabuti, meron masama. Pero ako naman po ay naniniwala kung napalaki mo naman lahat ang mga anak mo sa aral ng Diyos, dahil yun naman po sinabi ng Biblia na kung paano mo papalakihin ang iyong mga anak sa aral ng Diyos. Amen po. Kumbaga, may sinasabi silang black sheep. Eh, nagkakaroon naman ng black sheep kung di po ba kung minsan kung sa ating mga magulang pala nag-uumpisa na yung hindi natin sila napalaki o minsan na-spoiled natin. Amen po. Pero alam naman natin na sa isang daang tupa, kapag nawala yung isa, hinahanap ng Panginoon. At yun po tayo. Tayo po yun. Kaya nga po tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon ngayon eh. Dahil tayo po yung nawawala. Tayo yung mga alibughang anak. Pero kahit nga po gaano tayo kasama, hanggat, yun nga po yung lagi natin ilagay sa isip natin, lagi ko na yun naman sinasabi to eh. Kahit gaano po kasama ang isang tao, hanggat buhay siya, buhay ako, buhay ka, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoong magbalik loob kasi para makuha natin yung buhay na walang hanggan. Amen? Pero once na namatay na tayo, na hindi tayo nakapagsisi, hindi tayo sumunod sa Diyos, o meron ng second coming, ayun na, puot na ang matatanggap natin sa Panginoon. Amen? Sana bigyan natin ng panahon ang ating espiritu. Kasi bahagi yon ng ating pagkatao. Wala namang tao na masasabihin natin, oh, yan tao na yan, tao lang yan, ha? Katawang lupa lang, wala yung espiritu, wala yung kaluluwa. Amen? Parang sinabi mo, hindi yan nilikha ng Diyos. Since nga, binubunga tayo ng katawan, espiritu, kaluluwa,
dapat lahat yun, napapakain natin ng maayos. Para maganda yung buhay natin kasama ang Diyos. At wala nang pinakamagandang yung sa bawat araw na nabubuhay ka na kasama ang Panginoon. Amen. Kung enjoy na enjoy ka kasama yung asawa mo, girlfriend mo, magulang mo, o sino man yan na-enjoy ka, barkada mo, o yung kainuman mo, enjoy na enjoy ka, pagkasama mo, wala nang higit pang magiging masaya o magkakaroon ka ng kagalakan kapag Diyos ang kasama mo. Kasi siya na yung makapangyarihan sa lahat eh. Eh, di ba, minsan pag may mga kaibigan ka, ito, mayaman yung kaibigan ko to, masasama ako dito. Eh, tao lang niya, makasalanan din yan. Eh, dito na tayo sa Diyos na talagang makapangyarihan sa lahat. Na hindi tayo pababayaan. Amen po? So, yun po yung part 2 natin. Ang part 3 naman po natin, yung sinasabi ko naman po na, now you know it, Bible verse for the day. Ito po yung mga Bible verse na hindi natin karaniwang na pagninilayan. Nakakala siguro po ng tao, yung 10 utos na ng Diyos, yung talagang pinaka-popular o talagang alam na nating mga Katoliko, na yung halimbawa, yung igala mo yung ama't ina, huwag kang nangangalunya, huwag kang papatay, di po ba, yun yung 10 utos ng Diyos. Pero meron po mga Bible verse na, yun nga po, hindi natin madalas mapagnilayan, kaya ang nangyayari, ginagawa ng tao. Eh ngayon, marami nang gumagawa ng tao, eh hindi nila alam, o hindi natin alam na ito ay isang kasalanan sa paningin ng Diyos. Eh, lahat naman po ng pinagninilayan natin ito, eh kung ano naman po yung inuutos sa atin ng Panginoon. Amen po. Ang gusto lang ng Panginoon, maging masunurin tayong anak. So, ang Bible, ang ating ano ngayon, Bible verse for the day is, manggagaling po siya sa Leviticus, o Levitico chapter 18 verse 19. Ito po ay tungkol sa ating mga babae. Bibigyan ko na lang po kayo ng recap, no? Kasi pang-apat na araw na to eh, itong Now You Know It, Bible Verse for the Day. Nung una po, ang naging Bible verse o natin na verse na hindi masyadong napagninilayan, ay yung tungkol po sa pagpapahaba ng buhok ng mga babae. So, nagbigay po ang Panginoon ng Bible verse na kailangan daw po talaga mga babae mahaba ang buhok. Hindi nagpapakalbo, hindi maikse. Kasi pagiging mahaba ng buhok po natin, is pagpapakita po yun ng pagpapasako. Parang belo po natin eh. Talukbong natin na lagi nagpapasako sa Diyos. Tapos yung pangalawang Bible verse natin for the day na ay yung tukol naman sa pananamit. Kailangan daw po yung mga lalaki, huwag magsusot na damit na pambabae. At yung mga pambabae na damit, o yung mga babae, huwag dapat magsusot ng panglalaking damit. So, di ba po yung mga ganung bagay, akala natin, simple lang na nakikita natin na ginagawa ng taong nun, pero sila, may utos po ang Diyos doon. Tapos yung kahapon po, o yun tungkol sa tato, kung kayo po ay nakinig, pinag-usapan natin sa salita ng Panginoon, yung ano ba ang tato sa paningin ng Diyos, kasalanan ba to? Hindi. Bakit ba ito ginagawa ng tao? Ano ba epekto? Ganyan-ganyan. Kung nakinig po kayo kahapon. Anyway, pwede niyo naman po yun, ma'am, ma-replay. Punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Nandun po lahat yung araw-araw na gospel, Bible verse, Bible study. Amen po. So, ngayon naman po, ito naman po yung ating Bible verse na yun nga, hindi masyadong pinagninilayan kasi nga, hindi siya masyadong nababasa. So, ito po yung magmumula sa Levitico. So, buksan natin sa Levitico. Alam po nyo kasi, kaya nga mapapansin nyo, ba't kaya yung mga tao ngayon, ang daming ginagawa na akala natin tama, ultimo lang pala sa pananamit, eh may utos ng Panginoon. Amen po, ultimo sa buhok, ultimo sa pagkilos. Yung mga ganong bagay po, kasi nga, paano tayo makakasunod sa malaking utos ng Diyos, kamukha halimbawa na huwag ka papatay, huwag ka mga ngalo niya, kung minsan sa maliliit na bagay pa lang, hindi natin kaya ang pagsundin ng Panginoon. Eh ang pagsunod naman sa Panginoon, hindi dahil sa komportable ka. Kapag pag-iing may inutos ang Diyos, kahit maliit lang yun, eh hindi ka komportable, eh hindi mo nasusundin. Amen po. Ngayon po tayo mga babae, ito ang Bible verse for today po natin, eh tungkol sa ating mga babae. Alam naman po natin na tayo ay ano, bilang mga babae, meron po tayong tinatawag na monthly period. So alam niyo na po yung mga monthly period, yung menstruation. Meron din po binanggit dito sa Bible about that. Sa Levitico po siya, chapter 18 verse 19, ito po. Kapag meron po daw menstruation ng inyong mga asawa,
is, huwag po daw natin itong sisipingan. Kasi, may tuturing na marumi ang isang babae kapag siya ay may monthly period. And of course, syempre, kahit hindi mo asawa yan, kahit sabihin mo, girlfriend mo lang yan o number two mo yan, kay may menstruation siya, kaya wala, hindi mo dapat sipingan, di ba? Dahil yun ay pangangalo niya. Pero ang binabanggit po rito, ay yun po yung para sa mag-asawa. Kasi dapat lang naman po talaga nagsisiping ay yung lalaki at babae na kasal sa simbahan. Amen po. Tabi ng mga Katoliko po, so hindi po mga nakakaalam, is meron po kami kaibigan pare at naisabi niya sa amin niya na kailangan daw po kapag nagsisimba tayo, halimbawa kasal lang tayo sa huwes, huwag daw po tayo mangungumong yun. Kasi kasalanan po yun. I mean, kailangan po muna tayong makasal sa simbahan. I mean po. So, konting information lang po yun. So, ito po yung sinasabi ko sa Levitico. Okay, ayan. Na kapag meron daw pong monthly period ang isang babae na may asawa na kasal sa simbahan, eh, wag daw po yung sisipingan. So, malabo ang dating niya. Yung pong nakakulay gira, yun. Sige na. Huwag mong sisipingan ng isang babae samantalang siya ay may regla, marumi siya. Amen po? So, kasi anong mangyayari niya, kung halimbawa mag-asawa kayo, nagsiping kayo na meron siyang menstruation, parang sinabi mo na rin na masyado kang makalaman, hindi ka ba makapaghintay na natapos muna yung monthly period yun, ilang araw lang naman yun, di ba? Minsan limang araw. Amen? So, minsan sa mga ganong maliliit na bagay, mas nakakasunod tayo, nade-develop po sa atin yung sinatawag ng self-control, self-discipline. Amen po? So, kamukha na lang halimbawa ng, yun nga, sinasabi ko, bisyo. Paano na lang, kung ikaw talaga, araw-araw ko nagsisigarilyo, kung hindi natin i-give up yun ng dahan-dahan, mahirap talaga tayong sumunod sa utos ng Panginoon sa mga masasamang pita, kamukha ng mga, yun nga, yung pagpatay, pangangalo niya. Kasi yung mga bisyo na yan, talagang tawag ng laman yan eh, kaya nga natin ginagamit eh. Kasi nga, sinasabi, ay, pag naninigarilyo ako, nare-relax ako, nagaganito, di ba? Na ano yung mind natin. Pero kung tutusin, hindi dapat, kasi nga dapat, ang templo ng ating katawan ay ang banal na espiritu. At ang mga bisyo-bisyo, eh hindi po talaga nakalulugod sa Panginoon. Lalo na po yung mga, yun nga, pagsusugal. Kasi pagsusugal, pag-angking niya ng pera ng iba eh. Baka mamaya kailangan niya yung pera, isinugal lang niya eh. Diba? Parang pinagdanasaan mo yung pera ng iba. O kaya ikaw mismo, baka mamaya yung pera yung pambili mo na ng pagkain yun ng pamilya mo, isinugal mo pa, pinagsapalaran mo pa. Tapos nawala. Diba? Pinagsasabi niya, pera na naging bato pa. So yung mga ganun pong utos ng misa ng Panginoon, ang hirap na tayong sundin. Amen? Kaya dapat, sa simpleng-simple pa lang, mag-umpisa na tayo. Sabi nga, practice makes perfect. Kung mahilig ka sa soft drinks, dapat hindi ka na umiinom ng soft drinks kung nakakilala ka na sa Panginoon. Kasi sa, di ba, okay, mga chichirya. Kasi sabi nga, junk food. Basurang tagalogi mo, basurang pagkain. Kung yung mga ganong bagay, associated kasi yun sa ating ano eh, yung tawag ng laman. Di ba pagka mga chichira, sarap kainin kasi talaga napakalasa niya. So, doon tayo tinutukso eh. Hindi natin alam na pwede tayo magkasakit. Di ba pag sobrang alat. Minsan nasasayang pa yung pera natin. Ibig sabihin, mininom lang natin ng fresh na prutas eh. Doon pa natin napupunta. Pagka tayo ay marunong na sa mga, sabi nga ng Panginoon, kung napagkakatiwalaan ka sa tita sa maliliit na bagay, mapagkakatiwalaan na rin kita sa malalaking bagay. Amen po? So, ano lang yun, additional mga example lang po yun. Pero yun nga po, yun po yung, now you know it, Bible verse for the day natin. Yun nga, kung kayo ay mag-asawa, at ang babae may monthly period, bawal po talagang sipingan yan. At yun po yung utos ng Diyos. Amen po? O, lalo na, kung di mo asawa, kahit may regla yan, kahit walang regla yan, hindi mo dapat sipingan sapagkat yun naman ay pangangalo niya. Amen? So, ganun po yun. Everyday, magkakaroon po tayo ng Bible verse for the day. Yung mga Bible verse na karimuan natin hindi na pagninilayan na sa pang-araw-araw pala, minsan practical, akala natin tama dahil ginagawa ng tao.
eh hindi po pala kalugod-lugod yun sa Panginoon. Kaya nga kamukha nga po, di ba kahapon, yung tungkol sa tato, yung nakaraang araw, yung tungkol sa pananamit, na ayaw ng Diyos na lalaki ka, nagdadamit pang babae ka, ultimo yung pala, ayaw ng Lord. Nakalagay pa nga dun is kasuklam-suklam kay Yahweh yung mga ganong asal o kilos. Amen po. So yun po yung masasabi natin na pagkain ng espiritu natin sa araw na ito. Amen? Sana po huwag natin palalampasin ang bawat araw na tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi pagkain po ito ng ating espiritu. Kasi, whether we like it or not, darating at darating talaga yung tamang panahon na itatakda ng Diyos Ama na muli magbabalik ang Panginoong Jesus. Ang tanong, handa na po ba tayo? Huwag natin masyadong i-busy yung sarili natin sa ganito, bukas, ganito, ganito, eh hindi tayo nakakasigurado ng bukas. Alalahanin po natin na matatapos na naman ang araw na ito, gumagabi na naman, matutulog na naman po tayo. Lagi nating isipin na sa tuwing tayo ay matutulog, yung ating higaan na hinihigaan natin ay ating kabaon. Kabaong o coffin. Alam niyo yun? Ituring daw natin na kapag tayo higa na sa gabi, na yung ating higaan ay ating kabaong o coffin. Na hindi natin alam na sa pagtulog natin kung gigisingin pa tayo ng Diyos o hindi. Na dapat daw, ang bawat araw, tinuturing natin last day na. At syempre pag last day na, dapat ginagawa na natin yung pinaka-the best natin. Kasi, kung yung bawat araw dahil hindi natin tinuturing na last day, eh masyado pa tayo magpapakasaya. Amen? Hindi pa darating ang Panginoong Jesus, hindi muna ako magre-ready. Kaya dapat ganun daw yung iniisip natin. Kamukha ngayon, di ba sabi ko nga, ang araw na to, kung tutusin, kung gusto ng Panginoong Jesus na dumating na ang naon ng Diyos Ama na papadaringin na yung second coming ni Jesus Christ. Wala na tayo, paano kung di tayo nakapagbalik loob sa Panginoon? Amen? Eh, totoo naman po yung piano, kung naniniwala tayo sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya dapat ang bawat araw, inituring natin last day na to, so give our best to God, kasama yung Diyos sa buhay natin araw-araw. Kaya pag natutulog tayo, pinikita natin yung mata natin, alam naman natin na pagtulog na tayo, hindi na natin hawak ang ating free will. Hindi pa naginip natin, hindi natin mapili. Di po ba? Para tayo mga patay pag tayo tulog. Kaya nga daw, yung hinihigaan natin, kabao natin yan. Nasa sa Diyos na. Kaya nga, di ba, may mga tao hindi na nagigising kinabukasan. So, anong mensahe ng Panginoon doon is, maging handa tayo. Amen? Maging handa tayo. Na tanggapin natin sa buhay natin na merong pinakamahalaga sa bawat araw na pinaghahandaan. Bukod sa mga pag-aaral ng mga anak natin, sa kakainin araw-araw, sa trabaho. Nakikitira lang tayo di sa mundo, apartment lang to, hindi ito yung totoong tahanan ang ino-offer sa atin ng Diyos. Ang ino-offer sa atin ng Diyos, ayan, tahanan niya, ang kalangitan, ang buhay na walang hanggan. Sana yun ang pagkanasain natin. Yun ang pagkagustuhin natin. Amen? Sabi nga eh, mahirap magsisi sa huli. Alam nyo yun? Yung bang nakarinig ka na ng salita ng Panginoon pero hindi ka pa rin kumilos, mahirap po talaga yun. Kasi isa lang po yung kaluluwa natin. Gusto po ba natin mapunta pa yun sa demonyo? Sa isang demonyong talo na. Alam mo yun, talo na ang demonyo. Tapos pag mulat ng mata natin sa kabilang buhay, siya yung kasama natin. At sasabihin niya, naloko kita, no? Amen? Kaya nating mapagtanggupayan ang anumang pagsubok sa ating buhay. Kung tayo po ay patuloy na mananampalataya sa Diyos. Kaya lagi nating ituring na bukas. Ano ba, Lord? Bukas, bibigay mo po ba yung September 28? O baka mamaya darating ang Panginoong Jesus? Ay, Lord, matutulog ako mamaya. Naku, matutulog na naman ako sa kabaon ko. Yung aking kama. Kasi pagtulog na ako, hindi ko alam kung gigisingin mo pa ako. Hindi. O, Lord, kung bibigyan mo sa amin yung kinabukasan, naku! Napakahimala mo talaga, Panginoon. Eto na naman, bibigyan mo ako ng panibagong araw. Yung mga ganun po ba? Yung mga, mas isipin na yung mga mahalaga talaga. Hindi puro pera, puro ganito, puro ganun. Na nabubura na sa atin yung katotohanan. At ang salita ng Panginoon, ang katotohanan. And the truth will set us free.
Amen. Kaya ginagamit na ng Panginoon itong Facebook Live eh. Kasi lahat ng tao may cellphone na eh. Eh kung ginagamit ang Facebook Live, doon na pinapadaan ng Diyos ang kanyang mensahe, ayaw pa rin natin sumunod. Ayaw pa rin natin sa buhay. Ano pa ba? Ano pa bang pwedeng mausong technology ng gadget na pag pumasok ang Diyos ay talagang susunod na ang tao? Amen? Mabuti po ang Diyos. Araw-araw mabuti. Araw-araw may habag. Huwag nating baliwalain ang isang Diyos na tunay nagmamahal sa atin. Amen? So, ayun po. Maraming pong salamat. Tayo po magkaroon ng closing prayer. Ama sa langit, maraming pong salamat sa mga mensahe mo na kamukha sa mabuting balita. Sabi mo na, sino ako? Sabi ng Panginoong Jesus, sino ako? Tinanong niya yun sa kanyang mga alagad. Tayo sa buhay natin, sino ang Panginoong Jesus? Dapat masagot natin yan mula sa ating puso, mula sa mga experience natin mula sa Panginoon. Amen. At ngayon, kung gusto nating makasunod sa Panginoon, sumuko tayo, mag-surrender tayo ng 100%. Yung tipong kakalimutan lahat natin yung gusto natin at yung God's will lang ang masunod. Na kapag sinabi ng Diyos na ganito, ganito, ganito lang, oo lang ang sagot natin sa Panginoon. Bigyan natin ng puwang ang puso, sa puso natin ang Diyos sapagkat siya naman ang nagbibigay ng lahat eh. Napagod tayo buong araw, nagkaroon tayo ng mga stress, nagkaroon tayo ng mga problema, hinarap. Pero salamat sa Panginoon. Nandiyan siya. Para pag naririnig natin yung salita niya, nagkakaroon tayo ng comfort, nagkakaroon tayo ng kapanghinaan, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Nang lahat ng pagod natin dito sa mundo, lahat ng sakit may katapusan. At pagka nasain natin ang walang katapusan, ang buhay na walang hanggan. Amen po. Lord, pinapanalangin ko po na isipin natin na itong mga nanonood na ito, mga nakikinig ngayon, eh kung ano po man yung kanilang mga physical na karamdaman, lalo ng spiritual na karamdaman yung po ngayon mga kasalanan, eh isuko natin sa Panginoon, hihingi natin ng kagalingan. In Jesus' name. Sabihin po natin mga personal nating kahilingan, panalangin sa Panginoon. So, hayaan natin na ang Diyos ang maging driver sa buhay natin. Amen. Marami tayong gusto sa buhay, marami tayong gustong plano, pero ang plano ng Diyos ang unahin natin. Magplano tayo according to God's will. Amen po. At yan ay makikita lang natin at masusunod sa kanyang mga salita. Amen po. So, Lord, I pray po sa mga nakikinig sa kanilang mga pamilya. Ingatan mo po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ano po man ang kanilang mga plano in the future. Lord, ipagkaloob mo to ayon sa iyong kagustuhan. Pinapanalangin ko po ang bansang Pilipinas, ang buong mundo na naganap na talaga po ang kasamaan. Lord, sana ma-reach out pa ng iyong mga salita ang buong mundo, Panginoon. Marami pong salamat. Kumbaga masasabi ko po na Lord, ikaw po ang buhay namin. Salamat po sa araw-araw na biyayang pinagkakaloob mo sa kalakasan. At sana Panginoon patuloy mo pa rin ibigay ang kinabukasan sa amin upang patuloy pa kami nga makapagbalik-loob sa iyo. Pinapanalangin ko po ang Word of God Facebook Live na patuloy mong gamitin na daluyan ng iyong mga mensahe. At humihingi din po ako ng panalangin sa inyo na ako ipanalangin yung araw-araw na magkaroon ng kalakasan pisikal, lalo na ng espiritual. Upang nang sa ganun, magamit ako ng Panginoon na pare-pareho tayong makinabang sa kanyang mabuting balita. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Tinanak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So marami pong salamat sa mga nakinig kay John Crame, kay Aurelia Villapuerte, kay Ray Javier. Yung sa mga, kasi araw-araw po talagang marami po nakikita ang bagong Facebook friends ko po eh, na nanonood, no? Sabihin ko lang po kayo ng konting announcement. Ito po ay araw-araw. Of course, Monday to Sunday. At ito po ay tungkol po sa salita ng Panginoon na mabuting balita na araw-araw po natin pagnilayan. Meron din po siyang Bible study kung saan pag-aaralan po natin yung Old at New Testament. At yun nga po, yung part 3, ay yung Bible verse for the day. Yung mga Bible verse na hindi natin madalas na pagninilayan.
eh, yun po, ating pong pag-usapan sa tulong po ng Panginoon. Gayun din po kaya Mariam Villapuerte, kay Rosel, kay Felicia, kay Alexander, kay Grassy, kay Miguel, kay Jun Cananan, kay Ramil Rosales, kay Sheila Colvera, kay Clarita Casimiro, kay Clarita, ayun, marami pa. Anyway, hindi naman po lahat yung nagpa-flash sa screen ko. Kay Gerald Dumasal, kay Shintaro Cariaso. Ayun, kanina nga may foreigner, hindi na ako nakapag-ano eh. Benedict de Dios, marami po salamat. Alam niyo po, kapag nakikinig kayo sa salita ng Panginoon, kahit sino po yung ginagamit, kahit sabi natin pare, madre, o preacher, iisipin po natin na ginagamit lang po yun ng Panginoon. Amen po. At ang pinamamahagi naman po natin eh, para na rin po sa kapakinabangan po natin. Maraming salamat, Dina Navarro, kay Francie Obias, kay Luis Tapia, kay Romeo Halili, Nan Marcelo, Joy Falcon, ayun, marami pa, Josephine. Anyway, lahat po tayo mahal ng Diyos. Yun po yung totoo doon. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan, namumuhi siya sa kasalanan. Kung tayo po ay talagang sigurista sa buhay, eh, unahin natin ang Panginoon. Kasi lahat ng mga mula sa Kanya. Kumbaga, ito na yung araw-araw na September 27 ngayon, kung loloobin ng Diyos, September 28, last day na yan, last day. Nabubuhay tayo sa mundo ng last day. Alam niyo po yon. Kaya dapat, kung sinabi na sa'yo, last day mo na sa trabaho, ha, gawin mo na yung the best. O last day mo na, di po ba? Kung bisan sasabihin na last day mo na yan, gawin mo na yung the best mo kasi nandiyan ka na huhusgahan. Dahil naganap na lahat ang nakasulat sa Biblia, lahat ng mga sakuna naranasan na ng tao, pagkabahagi, mga bulaang propeta, naganap na. Yung sinasabi sa Biblia na darating ang panahon, hindi na makikinig ang tao sa utos ng Diyos, yung gusto na lang ng tao magsunod. Ayan na, nangyayari na. So kaya yung last day na nga eh, second coming na lang ang hinihintay natin. Wala nang iba. Kaya dapat pinaghahandaan na po natin yun kasi kapos na po tayo sa tapos kapos na tayo sa sa oras kasi hindi natin alam kung kailan. Kailangan lang natin ng paghahanda. At yung espiritu nga natin, kailangan binubusog natin sa salita ng Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bondoc, Tito Villanueva, Jeffrey Cheng, Wendy Miguel, Danilo Sales. Tsaka pakikinig naman po sa salita ng Panginoon eh, since Facebook Live na po ang ginagamit, pwede naman po kayong gumamit ng earphone. Kung halimbawa, nasa sasakyan kayo, nasa biyahe kayo. Ang mahalaga po doon, meron tayo yung puso natin, alam ng Panginoon na, kahit may ginagawa, nagbibigay siya ng panahon sa akin. Amen po. Sa totoo lang, ang Diyos pa bang may utang na loob sa atin pag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon? Kung tutusin, tayo ang may kailangan sa Kanya eh. Amen po. So maraming po salamat. Merong dito eh, hindi ko alam kung paano ko pipindutin to eh. Wait, try ko ha. Talagang hindi kita binabati. Buti naman nanood ka. Pakibati ko naman daw siya. Hello, maraming salamat po sa panonood ni Mang Kulas, Bartolome, gayon din po kay Renan Jose. Ayun, maraming po salamat. Sister, bakit wala daw siya? Sige, binabati ko yung asawa ko. Nakikinig siya ngayon. Nasa trabaho siya. Nasa Maynila. Alam ko, pagod ka buong maghapon, no? Pero sana, isipin mo pa rin na laging magpasalamat sa Panginoon na pagod ka. Kasi kung walang lakas ay binigay sa'yo ang Panginoon, may sakit ka ngayon, hindi ka napagod, di ba? So, patnubayan ka ng Panginoon. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo mamaya. Amen. Sabay tayong kumain. And maraming pong salamat at hayaan nyo, nilista ko po yung mga pangalan nyo at isasama ko po kayo sa panalangin ko at inyong mga pamilya. Gayun din po sana sa panalangin nyo kung kayo po regular na rin nanonood ng Word of God Facebook Live, panalangin nyo po ako no, na lagi akong gabayan ng Panginoon kasi everyday po to. Kay may makinig sa akin, okay, wala. Basta commitment ko na kay Lord to na everyday magpapahayag ako
ng mabuting balita. Maraming maraming po salamat at as usual, Mateo 5:5, kapag malapit yung tukso, yung mga kapaguran sa buhay, lagi nating isipin ang Mateo 5:5. Anong nakalagay doon? Mapalad ang mga taong may mapagpakumbaba sapagkat tatanguhin nila ang pinangako ng Diyos. Kapag tayo natutuksong magalit, isipin natin maging humble tayo. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Inutos ng Panginoon na tayo magpakababa. Kapag tayo natutukso, halimbawa magsigarilyo, magkaroon tayo ng Mateo 5:5, maging mababa ang kalooban natin. Ganyan lang naman ang pagsunod sa Panginoon eh. Ang number one requirement ni Lord, magkaroon tayo ng humility. Mahirap sumunod sa utos ng Diyos pag mas marunong pa tayo sa Panginoon. Amen po. So, ayan po. Maraming maraming pong salamat at to God be the glory po.